Alin po ba ang mas mahirap? Ang mauhaw o ang magutom? Saan kayo mas tatagal? Mas tatagal ba kayong walang pagkain? O mas tatagal kayo na walang tubig? Alam po ninyo, noong lumindol ng malakas sa bagyo, mayroong isang taong akong kakilala na napalibing ng buhay. 11 days, nag-survive siya. Walang pagkain. Pero dahil umulan, yung tubig na lang galing sa itaas, suminip doon sa ilalim, yun ang nagbigay sa kanya ng pag-asa para mabuhay. Tubig, yun po ang pagbasa natin, first reading. Yung mga Israelita naghahanap sa tubig sa disyerto at binigyan sila ng Diyos ng tubig. At sa ating ebanghelyo, yung babae umigip ng tubig sa balon ni Jacob. Pero may kakaibang nangyari. Nakatagpo niya si Jesus. Ang sabi ni Jesus, painom naman ako. Pero nabaliktad ang pangyayari. Sa katapusan, nalaman ng babae na hindi pala tubig ang kanyang kailangan, kundi ang buhay na walang hanggan. Hindi siya ang magbibigay ng tubig kay Jesus, kundi si Jesus ang magbibigay sa kanya ng walang hanggang kapupunan sa malalim na pagkauhaw ng kanyang puso. Saan kaya tayo nauuhaw? Iba't ibang ating uhaw, ano? May uhaw sa pansin, may uhaw sa pagmamahal, may uhaw sa alkohol, may uhaw sa iba't ibang bagay. Pero may malalim na uhaw na itinuturo sa atin ang Ebanghelyo. Hindi na yung uhaw at paghahangad sa mga bagay na material, kagaya ng tubig sa balon, kundi yung uhaw ng ating espiritu, spiritual thirst. Sabi nga sa aklat ng mga awit, as the deer yearns for running stream, so my soul is yearning for you, my God. Kagaya ng usa ay naghahanap ng tubig sa batis, ganun din ang ating kaluluwa, naghahanap ng kapupunan sa ating pagtauhaw sa Diyos. Tama po yung sabi ni St. Augustine. Ang sabi niya, ang ating puso ay walang pahinga hanggat hindi ito nakapagpapahinga sa Diyos. Our hearts are restless until they rest in God. At ito po yung ibinibigay ng Kwaresma. Yung Kwaresma, pinapaigting yung ating uhaw sa Diyos. Kaya tayo nagpapasting, kaya tayo nag-aabstinence para yung ating mga pagtitiis ay magparamdam sa atin na tayo kulang. Tayo mayroong kakulangan sa ating buhay. Hindi na lang sa pagkain, hindi na lang sa tubig, kundi sa Diyos. Kaya tayo nagpapasting para mapalakas yung ating spirito, para yung ating mga inclinations na makamundo, yung ating mga hilig, ay malaman natin yung pala'y mababaw na paghahangad, mababaw na kaligayahan. Iinom ka ng tubig, mauuhaw ka uli. Kakain ka ng malaki, magugutom ka uli. Pero yung spiritual yearning, yung ibinibigay ng Diyos, ay yung kapupunan ng ating buhay espiritu na kailanman ay hindi kayang napawi. Kaya nga sa atin pong papatuloy ng pagdiriwang ng ating misa ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, ating hingin sa Diyos na naway lalong tumindi, maging masidhi ang ating paghangad sa Diyos at ang ating pangangailangan sa Kanya. Sa katapusan, mayroon pong isang istorya nangyari sa Italia. Alam natin nagkaroon ng total lockdown sapagkat libo na ang namatay, libo na ang nagkasakit ng coronavirus. Mayroong isang 85 years old at ang sabi niya, wala na akong ginagawa sa buhay kundi ang magsimba. Pero nawalan pa ng misa. Salamat na lang at pinayagan ng mga pari na bukas ang simbahan. Linggo, walang misa. Bukas ang simbahan. Makakapunta ako. Makakadalaw ako. Matitighaw ang pagkauhaw ng aking puso sa Diyos. At alam ko, gaya ng sinabi ng Samaritana, come and stay with me. Pwede kong sabihin kay Jesus, halika at tumira ka sa aking puso. Hindi na lang sa aking bahay,
hindi na lang sa aking tahanan. Halika, Panginoon, manahan ka sa aking puso. Kaya nga atin pong hingin sa Panginoon na naway pagkaroon din tayo ng ganong pagnanasa para sa Panginoon. At ang Panginoon naman, madaling imbitahin. Ang Panginoon, madaling akipin, anyayahan. Ang ating puso ay parang pintuan na ang tasukan, ang lock ay wala sa labas. Nasa loob lang. Kahit ang Diyos ay nasa labas lang at nasa iyong bunsuran, hindi siya makakapasok. Ikaw lang ang tanging makapagbubukas ng pinto sapagkat ang lock ay nasa loob. Nasa ating kalayaan at sa ating paanyaya sa Diyos para siya'y manatili sa gitna ng kalamidad, ng salot na ating dinadanas. Hindi tayo matatakot, hindi tayo masisindak sapagkat alam nating ang Diyos ay Emmanuel, ang Diyos ay sumasa atin basta't ay humawak at manalig sa kanyang kapangyarihan.